ay sama-samang manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Diyos na sa amin ay lumikha, kami po ay lumalapit sa iyo. Dinggin mo po nawa ang aming dalangin. Ipagkaloob mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu upang kami ay turuan at tulungan na manalangin sa iyo at higit ka pa naming makilala. Ama, salamat at niloob mo na madugtungan pa ang aming mga buhay upang masilayan ang araw na ito at ang mga susunod pa. Sama-sama kaming umuusal ng pagpupuri, pasasalamat at saloobin. Salamat Ama sa pagbibigay mo sa amin ng aming mga pamilya at kapwa na isa sa mga pinaghuhugutan namin ng lakas sa tuwing kami ay nanghihina at sa lahat po ng biyayang aming natatanggap. Sa pananampalataya na sa amin ay iyong itinanim, salamat po. Magsilbi nawa itong aming sandata at kalasag laban sa aming katunggali. Tulungan mo po kami na patuloy na maniwala at sa iyo ay magtiwala at huwag manangan lamang sa aming mga sarili. Sa araw na ito, Panginoon, kami ay patuloy na sama-samang dudulog sa pamamagitan ng sabayang pagsambahay. Nawa ay magbigay ito ng kaluguran at kagalakan sa iyo. Dalangin namin, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay. Inyo po silang gabayan sa araw-araw. Bigyan ng lakas at karunungan na sa iyo lamang nagmumula. Inyo rin pong pagalingin ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman at bingit ng kamatayan. Awa para sa nagdarahop, bunsod ng kasalatan at kawalan ng hanap buhay. Lakas at compassion para sa mga medical at health workers na naglalaan at nagsasakripisyo ng kanilang mga pamilya at buhay para lamang maisalba ang mga buhay na mga nangangailangan nito. Karunungan para sa mga mag-aaral, guro, magulang, mga opisyales ng lokal at national, higit lalo ang aming Pangulo ng Bansa at sampu ng kanyang gabinete. Higit na karunungan para sa mga namumuno sa mga simbahan at organisasyon, lalo na po ang aming manggagawa at kanyang sambahayan. Sa inyo po namin itinatagubilin ang aming bukas at kinabukasan, ang lahat ng aming mga tinatangkilik ay inyo po sanang pasaganahin. Sa iyo lamang kami aasa sa lahat ng aming mga pangangailangan. Patuloy mo nawang panahanan ang aming mga puso at isipan nang sa gayoy ang aming tunay na kapayapaan ang siya naming maranasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pupurihin at sasambahin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Thank you.
Isang mapagpalang linggo sa ating lahat. Gaya po ng sabi ni Pastor Carlo noong nakaraang linggo, ako rin po ay hindi eksperto para magbahagi sa inyo ngayon. Ako ay isang gaya nyo lamang na simpleng mananampalataya. Nang gabing tawagan po ako ni Pastor Jesse, ay kinabahan ako nang sabihin niya ang kanyang pakay. Subalit hindi ko naman po magawang tumanggi sa kanya. Alam po ng iba sa inyo na ako ay hindi ipinanganak na Metodista, pero lumaking Metodista. Kung babalikan ko po ang nakaraan, masasabi kong hindi kami stable financially. Ang tanong, bakit? May trabaho naman ako? Bumibiyahe ang aking kasama? Nagsisimba linggo-linggo? Pero bakit parang kulang pa rin? Kung inyo pong natandaan, ang mensahe ni Pastor Carlo noong nakaraang linggo ay ganito ang kanyang sabi. Gumagalaw ang Diyos sa gitna ng pandemya. At dito ko po nais magsimula. Hindi pa po pandemya ay ramdam na namin ang pagkilos ng Diyos sa aming buhay. Taong 2012 nang kami ay magkaroon ng jeep na pampasahero o PUJ kung tawagin. At ito ay sa tulong ng isang kooperatiba. Ramdam ko ang kaligayahan ng aking kasama dahil ito daw ang kanyang pangarap sa buhay, ang magkaroon ng sariling jeep na pampasahero. Siyempre, excited po siya. Napakasipag bumiyahe. Kahit araw ng linggo ay nasa lansangan siya. Hanggang isang araw ay ito ang sabi niya, Mami, hindi na ako bibiyahe ng araw ng linggo. Magsisimba na lang ako kasi ang biyahe ko ng linggo ay wala rin namang nangyayari. Kung hindi ako nasisiraan, ay may iba pang aberya na nangyayari sa isip ko. Salamat naman at sa kanya nagmula. Yon ang taon ang mag-decide siya na regular na magsimba. Unti-unti siyang naging aktibo sa simbahan. Hanggang tuluyan nang ilaan ang araw ng linggo sa mga gawain. Masarap maglingkod kung pareho kayo. At iisa ang nais ng inyong puso. Sa paglilingkod ay may kaaktibat na sakripisyo. Sakripisyo sa oras, sa panahon, sa pera, at sa iba pang mga bagay. Kaya gamitin mo kung ano ang talentong kaloob sa iyo. Ang iyong oras, ang iyong panahon, o kung pagkakaloob ay magkaloob ka. Gaya ng nabanggit ko kanina, hindi kami stable financially noon. Hindi kami mayaman. Kaya madalas ay kapos. Taon ang lumipas at regular kaming nagsisimba. Hanggang sa simulan namin ang pagkakaloob sa bahagi ng aming kinikita. Pag siya ay bumiyahe at nag-boundary sa akin ng 500, ay itatabi ko na ang 50. Kung 1,000 ay 100 pesos. Ganon ang naging practice namin sa araw-araw at pagdating ng linggo ay dadalhin namin sa charts bilang bahagi ng aming kita o ikapo. Hanggang sa makasanayan na namin, maliit man o malaki ang aming kita. Opo, gumagalaw ang Diyos. Alam niya ang ating pangangailangan. Para siyang mga tatay o nanay natin na madalas hindi mo pa hinihingi ay ibinibigay na sa iyo. Ikaw, ano ang kaya mong ibigay sa kanya?
Kung pag-uusapan ang aking profesyon, tatlong beses akong nagparank noon para sa posisyon na Master Teacher 1. Ang tatlong beses na iyon ay katumbas ng tatlong taon. Sa unang pagkakataon ay nabigo ako. Sa ikalawa ay bigo pa rin. Hanggang sa ipagkaloob din ito sa akin taong 2014. Nagpatuloy kami sa paglilingkod at pagbibigay ng bahagi ng aming kinikita. Sa ganitong panahon ay patuloy rin ang pagbuhos ng biyaya sa amin. Savings? Wala kami noon. Pero hindi naman kami kinukulang. Dahil sa oras ng pangangailangan ay may ginagamit ang Diyos upang magkaloob sa amin. Sabi ko nga, come and go lang ang pera sa amin. Isang araw, habang ako ay naglalaba, dumating si Pando galing sa labasan at ganito ang sabi niya sa akin, Mami, may ibinebenta raw na second hand na van at sariwa. Gusto ko sana. Ha? Sabi ko sa kanya, eh kahit yata 5,000 pesos, wala naman akong ilalabas ngayon. Yung 400,000 pa kaya. Sabi nga, gumagalaw ang Diyos. Nabili namin si Nissan sa tulong muli ng co-op at ng taga-London. Loan dito, London. Nangyari ang bagay na iyon dahil may mas maganda palang plano ang Diyos sa amin. After 2 months ay nagkaroon ng Agape Catering Services kasama ang ilan nating kapatid at dito lubos na nagamit si Nissan. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Biglang dumating muli ang promotion na Master Teacher 2. Dumating sa Agape ang magaling na wedding planner na si Miss Lorraine Villarosa. At dito nagsimula ang makilala ang Agape sa Tagaytay, Cavite, Manila at sa iba pang lugar. Dala ng pangangailangan ay nagpasya kaming bumili ng truck at ito ay nangyari sa tulong ng isang kapatid natin sa iglesia ng Kay Pumbo na nagtiwala sa amin na magpahiram ng malaking halaga. Salamat po sa iyo. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. Kasunod ng truck ay dumating naman sa amin si NV350. Lumalaki ang kita, lumalaki din ang gastos, pero hindi dapat kalimutan ang obligasyon natin sa Panginoon. Ang 2020 ay taon ng pandemya. Sabi nga ng tagapagsalita noong nakaraan ay halos 19 na buwan na ang nakalipas. Marami ang nabigla. Marami ang nawalan ng trabaho. Marami ang nawala ng mahal sa buhay. Marami ang apektado. Hindi lang ako. Hindi lang sila. Hindi lang ikaw. Pati mga simbahan na siyang masigit nating kailangan sa ganitong pagkakataon ay naipasara ng pandemya. Opo, nagsarado ang mga gusali ng simbahan pero hindi ibig sabihin na tigil na rin ang pagsamba. Pero hindi ibig sabihin na titigil ka na rin. Pero hindi ibig sabihin na titigil na ang kanyang mga katiwala. Ngayon tayo masikit na kailangan kumilos. Kailangan tayo ng ating mga kapatid. Kailangan tayo ng iglesia upang ipagpatuloy ang pagmimisyon. Lockdown? Walang biyahe ang jeep. Walang arkila mga sasakyan. Walang event o walang cater. Paano na ang mga bayarin monthly? Paano na ang mga pagkain araw-araw? Paano na ang iba pang pangangailangan? Sa kabila ng pandemya ay nakakaraos kami. Sa kabila ng kawalan ay pinagpatuloy na pa rin namin ang pagiging katiwala sa pamamagitan ng pagkakaloob, maliit man o malaki. Habang lumalaki ang income, ay mas mahirap magkaloob ng katumbas na bahagi nito. Nais ko pong ibahagi ang isang mensahe na narinig ko sa ating pastor at ito ang nagiging gabay ko. Mapalad po tayo kung tayo ang pinagpapala. Marahil, tayo ay pinagpala upang maging daluyan ng pagpapala sa iba. Para hindi maging mahirap sa iyo ang tumulong o magbigay sa iba, lagi mong iisipin
na mapalad ka kaysa sa Kanya? Paano kung ikaw ang nasa kalagayan niya? Ito ang laging sinasabi sa akin ng aking kasama sa bahay habang kami ay nasa biyahe kapag may pupuntahan. Isang jeep lang ang hiningi ko kay Lord, pero binigyan niya ako ng sobra-sobra. Hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay ko. At ito naman ang lagi kong sagot. Pagpapala sa atin ni Lord yan. Kaya dapat huwag kang maging madamot, lalo na ang mga sasakyan mo. Dapat laging available basta sa gawain. At lagi mo rin tatandaan ang verse sa Bible na ito na matatagpuan sa Lucas 6:38 na ganito ang sinasabi. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Nagsimula ang pagsambahay. Mahirap, pero nagagawa ng ating mga kapatid sa ministry. Hindi ko kaya ang ginagawa nila. Hindi ko kaya ang ginagawa ng mga nasa music ministry o technical team. Pero ang magbigay para may pagpatuloy ang mga gawain ng ating iglesia ay maaari kong gawin. Marami tayong mga kapatid sa iglesia ng Kaypumbo na sumusuporta sa material at pinansyal na aspeto. Kaya nila, kaya ko, kaya mo rin kapatid. Ang pagiging mabuting katiwala ang susi sa tagumpay. Ito ang huling bahagi ng sinabi ng ating tagapagsalita ng nakaraang linggo. At pakiramdam ko ay ako lang ang kanyang kausap. Ito ang kanyang sabi. Kapatid, nais kanyang maging bahagi. Handa ka bang tumugon bilang isang tapat at mabuting katiwala? Ngayon po ay ito rin ang iiwan ko sa inyo. Halika, sama-sama tayong maging katiwala. Handa ka rin bang tumugon bilang isang tapat at mabuting katiwala? Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa Diyos ang papuri. Sacrifice.
holy and acceptable to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Holy and acceptable. Bago po tayo manalangin, nais ko pong magpahayag ng malasakit at pag-anyaya sa pangalan ng ating iglesia. Isang mabuting bagay ang tayo ay nagsasama-sama hindi man sa pisikal kundi sa diwa at pagkilos ng Santo Espiritu sa virtual na pamamaraan. Salamat kay kapatid na Carol na nagpatotoo at nag-affirm ng mensahe ni Pastor Carlo, at ang bawat isa sa atin ay may unique na kwento ng pananampalataya na maibabahagi din naman sa iba. Bilang mga katiwala o tagapamahala ng sangnilikha ng tahanan, pangangalaga ng katawan, panahon at pagkakataon, tayo ay hinihikayat din na huwag kaligtaan ang pagkakatiwala ng iglesia. At bilang kaanib ng iglesia, tayo ay may katungkulan na isagawa ang ating ginagawang pagtatalaga noong tayo'y nagpahayag ng ating pagiging kaanib sa pagsamba, sa pananalangin, sa paglilingkod, pagsaksi, at paghahandog. May pandemya man o wala, ito ang ating hangarin para sa Diyos. Ang iglesyang ito ay naging daan ng iyong pagkakilala kay Hesukristo. Nagbukas ng iyong kamalayan sa halaga ng pananampalataya, natutong manalangin at sumamba, nagpabago ng maraming bagay sa buhay at pagkatao, at ngayon ay pinagkatiwalaan ng paglilingkod at ministeryo. Ilan lamang yan sa ginawa ng Diyos sa ating buhay dahil sa pakikiisa natin sa Dakay Pombo UMC. Higit pa rito, tayo rin ang kamay at paa ni Jesus upang magpatuloy ang kanyang misyon dito sa lupa, maging sa gitna ng pandemya, at kayo po ay bahagi nito. Subalit, para po sa inyong kaalaman, sa nakalipas na halos ilang buwan na wala ng pagsambang pisikal, ay unti-unti nang bumababa ang ating pananalapi o pondo. Kung kaya't minarapat po naming magpahayag sa kaalaman ng Church Council ang panawagang ito. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng kaanib at kaibigan, ministry partners, saan mang panig at dako kayo naroroon. Ang inyong katapatan sa pagkakaloob ng ikapu, pasasalamat, donasyon ay napakalaking bagay upang maging bahagi kayo ng mas malawak na ministeryo ng ating iglesia. Kumikilos ang Diyos sa panahong ito ng pandemya sa pamamagitan nito. Higit sa layuning matugunan ang mga salaries and utilities ay ang patuloy na pagtugon natin sa mga nangangailangan ngayong pandemya. Nagbibigay tayo ng tulong pinansyal, gamot, pagkain at serbisyo. Naghahanda rin tayo sa muli nating pagbabalik sa kalooban ng Diyos at pagsasaayos ng ating mga ari-arian tulad ng lupa at pagtatayo ng isang bagong kapilya na tutugon sa masiligtas at maayos na pananambahan. Ang lahat ng ito ay mangyayari kung ating sisimulan ngayon. Kaya't patuloy po kaming nananawagan sa inyo, kasama ang buong konseho ng iglesia, na patuloy tayong magmalasakit at tumugon sa ating pagiging mabuting katiwala ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating mga handog. Kung nakakalimutan man, ito'y isang paalala.
Sa ating lahat, huwag po nating kaligtaan ang ating mga pangako at kaloob at sa inyo naman po na may mapagbigay na puso at pinagpapala ng ministeryo ng iglesyang ito, malugod po namin kayong inaanyayahan. Ang pagbibigay ng Kristiyano ay isang kaligayahan, tulad ng kagalakan sa pag-aani. Kapag nagbibigay tayo, ipinagdiriwang natin ang kabutihan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagbibigay, ipinahahayag din natin sa gawa ang ating pagmamalasakit sa iba. Ang pagkakaisa natin kay Kristo o ang pakikiisa natin kay Kristo at ang pagsamba natin at ang pagkakilala natin sa kapamahalaan ng Diyos ay isang mabuting bagay na dapat po nating makita at maunawaan. Ang ating gantimpala ay ang marinig ang malugod niyang salita, magaling, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunti, pamamahalain kita sa marami. Halika at makihati sa aking kagalakan. Yan po ay winika sa aklat ni San Mateo sa Kabanatang 25, talatang 21. Akin po kayong inaanyayahan na manalangin. Banal at dakilang Diyos, Panginoon namin, kami sabay-sabay nananambahan ngayon sa kani-kaniyang mga tahanan. Pinupuri ka namin, itinataas ang iyong makapangyarihang pangalan. Ikaw ang sentro ng aming pagtitipon at malwalhati nawa namin ang iyong anak na si Jesucristo. Mula sa aming paghahanda at pagtitipon, sa pamamagitan ng panalangin, pakikiisa at pakikinig sa himig ng awit, patotoo sa salita, at ang aming mga paghahandog ng ikapu, pangako, pasasalamat ay maging daluyan ng pagpapala sa aming lahat. Tanggapin mo po ang aming mga buhay na itinatalaga upang gamitin sa mas mataas pang layunin kaysa sa aming pangsariling layon. Magpahayag ka sa aming mga salita, kilos at gawa. Dalangin ko po ang lahat ng iyong mga anak na patuloy na nagtatapat sa paghahandog. Kasangkapanin mo po ito at mapangasiwaan namin ng tama at magamit sa pagpapalawak ng iyong kaharian dito sa lupa. Pagpalain mo po at ibalik sa kanilang lahat, higit pa sa material, kundi sa paraang tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Isinasamo din po namin sa iyo ang mga kapatid namin na sumapit sa kanilang kaarawan. Turuan mo po sila na bilangin ito at bigyan ng isang puso ng karunungan. Ang biyaya ng buhay ay laging maipagpasalamat sa pinagmulan nito. Ganun din ang lahat ng mag-asawang nagdiriwang ng wedding anniversary. Iyo po silang buklo rin sa katapatan at pagmamahalan. Manatili ang pangunawa, pagtsatsaga at pagsisilbi sa isa't isa sa pangalan ng pag-ibig. Salamat po sa aming mga pamilya, sa aming trabaho, sa aming negosyo at iba pang pinanggagalingan ng mga pagpapalang material na siyang kapahayagan ng iyong pagpapala. Paunlarin at pasaganain mo kami sa iyong kagandahang loob at awa. Sa iyo kami magtitiwala at aasa, may pandemic man o wala, sa kasaganaan man o kasalatan, sa pagkakasakit o kalusugan, sa kalungkutan o sa kagalakan, may iisa at tanging Diyos na umiibig o umiibig at iibig sa amin magpakailanman. Sa iyo, ang lahat ng papuri at pasasalamat, ito ang aming dalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen. At amen. Mga kapatid sa sambahayan ng Panginoon, akin po kayong inaanyayahan na magpahayag kayo ng pag-ibig sa salita sa isa't isa at sabihin ninyo sa inyong mga kasama sa pagsambang ito, I love you and peace be with you. At ngayon, inyong tanggapin ang pagpapala.
mabubuting katiwala, pasaganain at paunlarin kayo sa pananampalataya ng Diyos Ama. Kahabagan at kaawaan kayo na lagi ni Kristo Jesus, ang Diyos Anak. Kasihan at pakabanalin kayo ng Diwang Banal mula ngayon at sa walang hanggan. Amen.